sir. Ito po tayo sa ano ngayon, no? Walang pasok ngayon, Linggo. So, samahan nyo ako at tayo'y mag... Nakikita sa likod ko, yan. Papaya ang tanim dyan. So, dyan tayo papasok. At dyan tayo gagawa ngayon. So, balik na natin kamera para... Ayan, nung nakaraang Linggo, dyan ako sa, yun, no? Yung sa likod na yan, yung pingnang. Dyan ako gumagawa. Kaya, ngayon naman iba yung trabaho ko ngayon. Farmer tayo ngayon, hindi tayo fisherman, no? Kasi... Pero mamaya magfishing pa rin tayo after nito kasi ayan, libangan natin eh. Bawal mapagod. So, mira, ito ang ginagawa ko ngayon. Ito. Ito, tae ng manok to. Ayan. Tae ng manok. No! Tapos, ito yung gagawin ko. Ayan. Yung nakita yung plastic, bubutasin yan kasi lalagyan ng abono para madali siyang pumasok. So, ito. Ito nga pala. Nagtataka siguro kayo bakit wala namang bagyo pero nagkatumba-tumba itong mga ano dito papaya. Ganito kasi ang ginagawa dito. Bali, binabali nila to para mas lumaki yung bunga at hindi siya sasaya dito sa ito, yung bubungan niya. So yun yung purpose kasi may ano siya eh, parang greenhouse effect. Meron siyang takip, ayan. So, ilang gagawin ko ngayon? Kaya ilagay ko muna dito sa ibabaw to para makita niya ginagawa. Very easy lang ginagawa natin, basic lang, no? At basic lang. So, siyempre, bawal tayong magkalat dito kasi ayaw na ng kalat, nakalagay agad sa plastic. Yan lang. Eh, okay, napaka basic lang ginagawa, no? Tapos sasahod ka ng sa buong mag-araw sasahod ka ng $1,300. So, diyan sama $1,320, no? So, napaka basic. Basic lang gagawin. Ayun. Ito nga pala itong hose na 'to. 'Di ba? Merong hose. So, ito yung nagsisilbi na magdidilig dito sa ano, halaman, dito sa papaya. Napaka high tech nila rito, no? Hindi na kailangan na mag-ano ka, mag-igid ng tubig para ayan, ganyan lang. Pag nabutas mo yan, okay na. Mamayang hapon, may sahod ka na 1-3. So, ganun lang. Ayan yung nga papaya, di ba? Puro bali siya. Kasi yun yung paraan nila rito para hindi siya sumaya din sa bubong. At the same time, yung bunga daw, mas lalaki pa yung bunga niya kapag naka-recover. So, yun lang. At ito nga, itong post na to, pag binuksan yung tubig nito, ito na yung magsisilbing pangdilig. So, dalawang klase din yung pag-ano nila rito, pag ano na ng
ng pangdilig. Isang kapag ang lupa ay pantay, ginagamitan nila ng kanal lang, kanal. Tapos yung halaman nila ay nasa gitna. So kapag pinatubigan nila yon, mababasa yung lupa na hindi na ano yung ano, hindi nasisira yung puno. So ganoon yung pag-ano nila rito. So ngayon ay hindi tayo mga nagagala, no, kung hindi ay nagtatrabaho tayo ngayon. Eh ang ganda pa to, kaya malaki-laking trabaho pa to. Dalawang ano pa to? Dalawang hati. So, yun lang. At mamaya ulit. So, papakita ko sa inyo pag natapos ko na to lahat. Dalawang ano to eh? Dalawang bahay. So, meron ba sa kabila? What's up mga kaduday? Ayun, natapos na nga natin yung ating ginagawa, no? Kaya, i-ano ko lang sa inyo, tika. Ibaliktad natin camera. Paano ba? Day! So, natapos na yung ginawa ko kanina. Ipapasyal ko kayo ngayon kung gaano kahaba to. Mula doon hanggang doon. So, farmer tayo ngayon. Farmers. So, hindi tayo fisherman ngayon, no? So, hindi tayo angler ngayon. So, shout out nga pala dyan sa mga anglers. Ayan, mga anglers at sa mga farmers tayo ngayon. So, shout out sa mga farmers dyan kung saan mang dako ng mundo. Sa Canada, sa Japan, or sa Pilipinas, kung saan mang dako. Dito sa Taiwan. So, ayan. Ito yung ginawa ko. Yung kanina, yung ginawa ko, ayan. So, ay, napasok tayo dito sa loob para makita nyo, no? Ayun pala yung tubig ko. Hindi ko nakita kanina yun. Bihira. Ang galing ako kanina rito, hindi ko nakita. Ngayon, nandito na. Ayan, so, ulit tayo ulit. So, yun na nga. Ito yung, ano, no? Yun kanina, ginawa ko yun. Pinakapuno, tinanggal yung plastic na nakatabon kasi malaki na yung puno. So, kailangan niya ng pahingahin, ay makahinga yung puno para malagyan siya ng lupa or abuno. Kaya ginan yun. So, itong hose na to, ay sorry. Yan. Yung hose na to, ito yung magsisilbing tagadilig sa kanya. Ganun yan. Kasi napansin niyo, nagkabali-bali yung puno. Ganyan daw talaga sa atin. Sa probinsya namin, ang pagkakaalam ko, ginaganito lang yung papaya kapag lalaki. E dito, ayun, yung isa nga namatay. O, tingnan mo. Kasi nung last week, binali ito lahat. Pagpunta ko dito, binali ito. Ayun. So, namatay yung isa, na-stress masyado. So, ito naman, parang baliwala naman sa kanya. Ito, nanilaw din itong isa. O. Siguro ang purpose dito ay sabi nila para lumaki na yung bunga. Ayan to, kagaya to, parang lalaki, di ba? Ayan. Yung bulaklak niya. So, ganyan yung style nila rito. Tapos, lahat yan, binali nila. Siguro din, isa rin yung purpose nila dyan, kaya binabali-bali ng ganyan kasi para hindi tumukod yung puno doon sa taas. Kasi meron siyang pinakano eh. Ito yung pinakabubong. Ayan o. Oh, makikita nyo yung kulay white. Parang kulambo. Tapos itong nasa gitna na to ay tai ng manok. So, organic talaga. So, ayan. Papasyal pa rin tayo dito, no? Ayan, papakita natin yung bunga. Ayan, sobrang dami yung bunga niya, di ba? Talagang eksakto yung size niya. Hindi siya kalakihan, hindi rin siya maliit, kalitan. At ito na nga yung ano, may tinikpan ako kayo na rito. Ayan. Wailami. Ayan. Hindi matamis. Yung may isang puno dyan, puro hinog na. Siguro na-stress yung tong puno na to. Kaya biglang nahinog yung mga bunga niya. Or talaga magulang na siya. Ayan. Ayan, hinog na. Ayan, may nahulog na nga. So, siyempre, hindi naman natin atin yan. Ah, hindi natin pakialaman. Magtatrabaho lang tayo dito. So, siguro after ng ano, ito yata, gagawin ko yung tukod na yan. Yung gagawin ko mamaya siguro, tatalian daw yan para hindi gumalaw. Para pag kung mga, diba, umahangin man. Tama ba? Nabubuyoy ako eh. Kung humahangin man siguro ay hindi matatanggal. Kaya siguro dapat lalagyan niya ng tali. So inantay ko pa yung may-ari kung babalik dito at para iano natin. Gagawin natin yung pinapagawa. Kasi yung una niyang pinagawa ay tapos na. Nagulat din ako yung tapos ko nang bigla eh, anong oras pa lang eh, mag alas 10 pa lang natapos ko na.
ang haba nito ay nadaan sa kwento. Sa kwento na walang kwenta. Ayan, sabi nga nila, kung ikaw ay may problema, huwag mong kadibdibin at may likod pa. Boom! Yun. So, dati ang tanim dito ay pingnang din. So, kagaya nung sinasabi ko kanina, dun sa kabilang side ay pingnang ang tanim. So, dito ay ang tanim dito ay ano, papaya na. Pinatay yung pingnang. Sa kabilang side na yan ay manggahan yan. Ano? Mangga yan. So, yan. Andito na tayo sa pinakadulo. Siyempre, tapos na. Kaya ako muna yung magpapansamantala, magpaalam. At siyempre, shout out nga pala sa ating lahat ng team. Team Angel, Team Kahelper, Blue Wheel, at ano pa ba yung isa pa? Sangre, El Sangre, yan. Yan yung team ko talaga na sinasalihan sa GC. At siyempre, special mention natin ng ating mga tropa dito sa Taiwan na Team Bayuta. At sa saan mang daw ako ng mundo, sa New Jersey, meron pa si Clyde Madrona, saka yung asawa niya, si Ma'am Trina. Ayan po, shout out. Hindi tayo fishing ngayon, tayo ay farmer ngayon. Kaya kung ikaw ay may problema, huwag mong kadibdibin at meron pang likod. Boom! Pagsamantala tayo magpaparam. Pabush!